Kumusta guys? Welcome back to my YouTube channel. Ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel. Ang lulutuin natin today ay napakadaling lutuin pero napakasarap na kusinerong arkitekto's version of special corned beef spaghetti. Yung iba dyan pag nagpronounce yan, spaghetti. Uy pre, gusto ko spaghetti. Isishare ko sa inyo ang recipe na to dahil hindi naman ako madamot. Gusto kong maihain nyo rin sa family and friends nyo itong kusinerong arkitekto's version of Pinoy spaghetti para lahat tayo masaya. Ito yung spaghetti para sa mga nagmamadali. Dahil 30 minutes lang or less, meron ka ng ganitong spaghetti. Dahil hindi tayo gagamit ng giniling dito, kaya wala tayong hihintayin lumambot na karne since corned beef ang gamit natin dito. If mapapansin nyo rin, hindi siya mapulang klase ng spaghetti sauce dahil hindi kami gumagamit ng banana ketchup sa recipe na to. Pero kung maglalagay ka sa luto mo, edi maglagay ka. Hindi na ba talaga kita mapipigilan sa paggamit ng ketchup? San galing yun? Pero guys, once na matry nyo ang recipe na to, baka araw-arawin nyo. OA. Tried and tested na namin itong recipe ng spaghetti na to, kaya sure akong hindi ako mapapaya sa inyo. Guys, yung shoutouts at complete list of ingredients na madaling kopyahin at screenshot ay nasa end ng video na to. Kaya, kung gusto mong matuto magluto ng special corned beef spaghetti na version ng family namin, tara na sa masayang pagluluto! Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pindutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Eto na guys yung ating mga ingredients. Una, canola oil or any cooking oil of your choice. Next, 1 big red onion diced, 8 cloves of garlic minced, 1 big can or 380 grams of corned beef. Depende po sa inyo kung anong brand. May clue ako kung anong brand yung ginamit ko later sa video. Kasi para sa amin, isa yun sa masarap na local brand ng corned beef. Next, 230 grams of red hot dogs sliced into half an inch. 1 small can or 70 grams of Vienna sausages sliced. 1 big can or 230 grams of liver spread. 1 big can or 200 grams of champignon mushrooms sliced. 1 big size carrot cut into small dice or cut into brunoise. 1 medium-sized green bell pepper cut into small dice. 1 medium-sized red bell pepper cut into small dice. Bakit magkaibang color? Gusto ko lang. Sa liit ng hiwa ng carrots at bell pepper natin, sa dish na to, kung ang anak mo ay tinatanggal niya yung gulay sa kinakain niya, good luck sa anak mo. Abutin siya ng bukas dyan. Salt and ground black pepper to taste. 1 teaspoon garlic powder, optional. 5 tablespoons of soy sauce. 1.5 teaspoons of dried basil, optional lang din ito guys. Pero I suggest na maglagay kayo nito. Mura lang naman ang nasa pakete nito sa supermarket. Nasa around 10 to 15 pesos lang. Tip lang guys, ang basil kasi ay nakakatulong ma-enhance ang flavor ng any tomato-based na dish na lulutuin nyo. Kaya mas okay talaga na maglagay kayo nito. Next, 1 small can or 240 ml of ready-to-drink pineapple juice. Pero guys, kalahati lang ang gagamitin natin or 120 ml lang. Yung matitira, naklakin mo. Next, 1 kilogram of sweet-style spaghetti sauce. 1 250 ml of all-purpose cream. 1 whole bar of quick melt cheese cut into small dice. 1/4 cup or around 4 to 5 tablespoons of sugar. Or depende pa rin po sa panlasa nyo yan. 1 piece beef bouillon cube, cheddar cheese grated para sa toppings natin later, 900 grams of spaghetti noodles. Gagamit din tayo ng asin at tubig para sa pagluluto natin spaghetti noodles. Yung dami depende po sa packaging instruction ng nabili nyo. Una, syempre, lutuin muna natin ang ating spaghetti noodles. As usual, we will add salt because it will add flavor to your pasta. Wow, English! At alam nyo bang kapag sa umpisa nyo nilagay ang salt, as in before pa kumulo yung tubig, yung asin ay tumutulong para tumaas agad ang temperature ng tubig at mabilis siyang kukulo. Oh, that's science!
Kaya kayo, makikinig kayo sa mga teacher nyo. Huwag kayong nagka-cutting classes. Hindi ako naglalagay guys ng oil kasi oo, tama, para hindi magdikit-dikit ng noodles nyo. Pero kung mapapansin nyo, pinaprevent ng oil na kumapit yung sauce sa ating noodles. Hindi nagiging sobrang makapit ang sauce. So parang hindi nyo na-enjoy yung sarap. Nakita nyo dumudulas yung sauce, nag-walk out siya, paalis ng noodles. At nakita nyo napunta sa, na lahat sa plato nyo yung sauce. And syempre, don't forget na madalas haluin para hindi magdikit-dikit. And after 10 to 12 minutes, tikman natin ito if okay na ating noodles. Ayan, okay na to. I-drain natin to at i-set aside natin. Next, lutuin na natin ang ating sauce. Una, syempre, mag-isa na tayo. Una, igisa na natin ang ating sibuyas. Marami ako maglagay ng sibuyas at bawang guys kasi para maging sobrang malasa ang ating sauce. Ang sibuyas ay mayroong antioxidants at compounds na lumalaban sa inflammation at cancer. Tumutulong din ito magpababa ng triglycerides at cholesterol na masama sa ating health. Ayan, isunod na natin ang ating mga bawang. Kagaya ng sibuyas, meron itong component na nakakababa rin ng cholesterol sa ating dugo, nakakababa rin ito ng blood pressure, lumalaban din ito sa ibang klase ng infections at marami pang iba. O diba, panggisa pa lang, masustansya na. At kapag okay na ating bawang at sibuyas, isunod na natin ang ating corned beef. Ayan, simutin lang natin to. Sayang ang pera. Ayan. Haluin lang natin to. Pagkatapos yan, ay isunod na natin ang aking mapupulang hot dogs. Pagkatapos yan, ay ilagay na rin natin ang ating sausages. Medyo marami nilagay nating hotdog at sausage dahil amin na natin, hindi lang bata ang mahilig sa hotdog, pati matatanda. Mahilig sa hotdog! Ayan, haluin lang natin to at lagyan na natin ng beef bouillon cube. Ayan, medyo tunawin lang natin to. Ayan, haluin lang natin at lagyan na rin natin ng garlic powder. Lagyan na rin natin ng ground black pepper. Depende sa inyo gaano karami. Masarap kasi guys kapag maraming paminta. Pero if maraming kids ang kakain, syempre huwag yung damihan. Aangang yan. Tapos sasabihin sa anak mo, "Salamat po mama, sobrang nabusog ako." Sasabihin mo naman, "Wow talaga anak, sa spaghetti ba?" Sasabihin mo, "Hindi po, sa tubig po." Ayan, nilagyan na natin ating dried basil leaves at isinunod na rin natin ang ating liver spread. Haluin lang natin to. Guys, yung dried basil leaves, kapag dried form siya, sa umpisa ng pagluluto mo siya ilalagay para ma-achieve nyo ang sarap ng flavor ng basil sa dish at hindi niya ma-overpower ang flavor ng ibang ingredients. Ayan. Ayan, nilagay na rin natin ang ating carrots. At ilagay na rin natin ang ating green bell pepper. Siyempre, isunod na rin natin ang ating red bell pepper. At siyempre, ang ating mushrooms. Pagkatapos yan, ay haluin lang natin to. Pagkatapos yan ay ilagay na rin natin ang ating toyo. Ayan. At syempre ang ating sweet style spaghetti sauce. Ayan, simutin lang natin to. Then haluin na natin to. Pagkatapos yan ay lagyan na rin natin ng pineapple juice. Tansyahin lang natin to, bale, kalahati lang ilalagay natin. Guys, instead of too big, pineapple juice ang nilalagay ng family namin para mas masarap. Ayan, haluin lang natin to at takpan. At hintayin natin tong kumulo. Ayan, kumukulo na to. Haluin lang natin to ng kaunti para makasigurado tayong walang nasusunog sa ilalim. Make sure guys na medium to low ang heat or ang apoy ninyo. Ayan, lagyan na rin natin to ng sugar. Dahil syempre, aminin nyo, kahit sweet style spaghetti sauce na ang nilagay natin, ay kulang pa rin yan sa tamis. Parang ikaw, sweet ka na nga sa jowa mo, pero pinagpalit ka pa rin. Bali. Ayan, next. Lagyan na natin ng all-purpose cream. Haluin lang natin to ng kaunti. Tapos, lagyan na rin natin to ng quick melt cheese. Naku, mas masarap to. Ayan. Dahan-dahan lang kasi baka matalsikan tayo.
Ilahat na nga natin to. Papapakin ko sana kaso nanonood kayo eh. O sinong di nagpapapak dyan habang nagluluto minsan. Ayan, haloy lang natin to at hintayin natin hanggang matunaw yung cheese. Guys, once na ilagay nyo na ang all-purpose cream at ang cheese, ay mas hinaan nyo na ang apoy dahil masusunog yung ilalim yan. Yung part na nakadikit malapit sa init ang masusunog. Ayan, make sure na hinahalo-halo nyo siya ng madalas. Tingnan nyo guys, oh, napakasarap tingnan at ang bango-bango. Hindi kasi ito tinipid sa ingredients. Hindi tinipid pero corned beef ang ginamit. Eh kasi nga, mabilis na lutuing klase ng spaghetti recipe ang tinuturo ko sa inyo. At saka, correction, hindi mumuray na ginamit nating corned beef dito. Medyo mahal din tong brand na to. Hindi po ito sponsored so hindi ko sasabihin ang brand nila. Clue, color blue ang label nito. Hindi mo pa rin alam? Guys, ano ba yan? O, team ito dati ni Patrimonyo sa PBA. O yan, hindi pa rin gets? Hey, bala ka dyan. Kasi diba kapag mga mahal mo sa buhay ang kakain, gusto mong ihain ng masarap kasi mahal mo sila. So kahit may tinipid kang ingredient, ay gusto mong siguraduhin na may kalidad pa rin ang substitute ingredient na ginamit mo. If may mahaba kang time magluto, pwede mong gamitin ng ground pork or ground beef. Ayan, sure tayong to na unang cheese, tikman na natin. Dagdagan lang natin ng kaunting asin. Ingat lang guys sa mga talsik, mainit yan, masakit yan. Yan, lagyan na natin ng kaunting asin. Yan, pwede na yan. Haloy lang natin to ulit. Hanggang sa matunaw yung asin. Ayan, tikman na natin to ulit. Bango-bango. Sarap guys. Ang sarap. Parang iba yun ah. Pero promise guys, ang sarap-sarap. Okay na to. I-serve na natin. Eto na guys, luto na ang ating Kusinerong Arkitektos Special Corned Beef Spaghetti! Kung nagustuhan niyo ang recipe video natin for today, please pakipindot po yung like button para malaman ko po if worth it ang effort ng inyong kusinerong arkitekto at pakashare na rin po sa inyong Facebook or sa inyong Twitter itong ating bagong recipe video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na rin po yung subscribe button. Yes, dumarami na po tayo guys. Ano ko yung itatawag ko sa mga subscribers ni CK, also known as Kusinerong Arkitekto? Architects? Yes, feeling. Uy, feeling siya. Problema ko lang, paano kung hindi lahat cute? Joke lang. At after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito at iset nyo po sa all para ma-update ka every time mag-upload tayo ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Nagpo-post din po kasi ako dun guys. Okay guys, bago tayo magtapos, shoutout po muna tayo. Shoutout kay Merz Batak. Sabi niya, napangiti mo ko kuya kaya napindot ko tuloy ang itlog. STI subscribe pala. Ayun, thank you for watching and subscribing Merz Batak. Ayun, napindot na raw niya yung itlog. Ayun, nag-subscribe pala siya. Ayun, pinanood po niya yung ating another pasta recipe, ang aking first ever YouTube recipe video, ang original carbonara. If nag-iisip kayo ng madaling lutuing pasta ngayong darating na Christmas at New Year, ay pwede nyo pong itry din yon. Hindi po kasi tayo gumamit ng all-purpose cream doon. Itlog lang ang ginamit natin para maging creamy. Ayun, mas mura pa ng kaunti, di ba? Kasi instead na all-purpose cream, ay gumamit lang tayo ng itlog. Kaya try nyo na rin yon. Shoutout kay Ark Enge Torio. Ayun, Japanese character yun guys, basa doon is Torio. Hindi po ako magaling mag-Japanese guys, sinerge ko lang yon. Ayan, hahaha, sabi niya, hahaha, I like your humor po, architect. Aspiring architect nga po pala. Aspiring architect siya. So baka architect angge yun. O yun, basta yun. Sabi niya, aspiring architect nga po pala, kaso wala pa rin natanggap para sa OJT. Huhu, or huwe-huwe ba to? Sabi niya, I am really a fan of street foods. Pa-shoutout na rin po. Gusto ko yung hugot, ha. So, yun. Thank you, Art Angie or Architect
Angge or Architect Angie Torrio. Ayun, aspiring architect ka pala. Ayun, appear. Hirap, no? Laging puyat. Tiyaga and prayers lang sa paghanap ng OJT. Nung ako, nung sa wakas nakuha ko sa OJT ko, dati pinakita ko talaga sa employer na hindi siya napahiya sa pagkuha sa akin. Ganun dapat ang attitude sa mga gagraduate yan or sa mga magtatrabaho. I-showcase mo ang sarili mo, ipakita mo magaling ang mga student na galing sa school mo. Ayan. Sabi niya, hugot daw. Ito. Alam mo ba bakit laging busy ang magaganda at gwapo? Wait lang ah. Busy pa ako eh. Joke lang. Uy, baka mag-expect kayo ha. Baka sabihin niyo gwapo ako. Ayan, joke lang. Ayan. Next. Shoutout kay Annalisa Reyes. Sabi niya pa, shoutout sa next video. Subscribed kita, idol. Ayun. Thank you very much, Ma'am Annalisa Reyes, for watching and subscribing. Ayan. Ayun po muna for today's shoutout. Comment lang kayo sa mga videos ko if gusto niyo magpa-shoutout. At kung mabasa ko yan, isasama natin yan sa mga susunod na videos. Ayun. Thank you for watching, guys, and see you on my next video.